sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Chapter 4. Naging abala si Nalea at Rochelle sa trabaho na ginagampanan sa araw-araw. Nang sumapit ang alas 4 ng hapon, pinatawag ang dalaga ng kanilang boss. Kaya dali-dali niyang tinungo ang opisina at agad na kumatok nang marating niya ito. Miss Dimasalang, pumasok ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Madam sa loob. Saad ng secretary ng kanilang boss. Agad naman niyang pinasalamatan ang babaeng nagbukas ng pintuan para sa kanya. Nagulat si Leia nang makapasok na siya sa opisina ng kanyang boss dahil mayroong babae doon na pakibwarin niya ay isang makeup artist. Nagulat pa siya sa inabot nito na isang paper bag. Nanlaki pa ang mga mata niya nang makitang isa iyong dress. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Madam Sandra sa babaeng naroon din. Leia, suotin mo yan. Tukoy nito sa dress. Sa pagtataka ay hindi agad siya nakakilos. Leia, ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na nang hindi na tayo malate sa pupuntahan natin. Madam Sandra, kung hindi mo pumamasamain, maaari ko bang malaman kung saan ang punta nating dalawa? Magalang na tanong niya dito. Malalaman mo din mamaya, iha. Kaya huwag ka nang magtanong pa, okay? Ang siguraduhin mo lang ay maganda ka. Yung mapapanganga silang lahat sa ganda mo. Pero... Nauutal pa sana niyang sagot dito. Napabuntong hininga si Sandra dahil sa pagtatanong ng pamangkin. Ginagawa lang din naman niya ang bagay na ito para rin sa ikabubuti ng dalaga. Kahit madalas ay nasusungitan niya ito pati na rin ang mga empleyado niya. Iha, isang birthday party ang pupuntahan natin. Kaya mag-ayos ka na upang hindi na tayo mahuli roon. Mahinahon itong sagot. Hindi na rin naman sumagot pa si Leia. Sa halip, dali-dali niyang tinungo ang pribadong banyo at agad niyang nilinis ang kanyang sarili. Mabilis din siyang inayusan ng makeup artist na naroon. Lumipas ang halos 30 minutos ay natapos na rin siyang ayusan. Suot na rin niya ang dress na ibinigay sa kanya ng tiya Sandra niya. Wow! Talagang napakaganda mo, iha. Alam ko na kung kanino ka talaga nagmana. At bukod sa maganda ka na, ay mabait at masipag ka pa. Kaya tama lang na ikaw ang naging... Saad nito sa kanya, subalit hindi na nito tinuloy pa ang ibang sasabihin. Gusto man ni Leia na magtanong pa, ay hindi na niya ginawa dahil medyo naiilang siya sa sobrang pagbabago ng aura ng tiyahin niya. Alam mo, iha, alam kong magiging mabuting asawa at ina ka balang araw. Nakangiti pang saad nito sa kanya. Sana nga po, tiya, darating po yun sa akin balang araw. Pilit niyang ngiti. Bakit balang araw pa? Kung pwede naman ngayon na o sa mga darating na araw. Alam mo, iha, ang ganda mong babae at ang bait pa. Kaya kahit sinong lalaki ay mahuhumaling sa'yo. Hindi na siya umimik sa mga pahayag ng boss at sa halip ay nagpasalamat na lamang siya dito. Maya-maya ay napagpasyahan na rin nilang lumabas mula sa opisina ni Sandra. Pagkababa sa elevator ay sumalubong agad ang maraming mga pares ng mga mata sa kanila. Maraming mga mata ang nakatingin sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasan na hindi mapayuko dahil sa mga matang nakatuon sa kanya. Iha, masanay ka na ngayon pa lang na pinagtitinginan ka ng iba. Wow, bestie, ang ganda mo. Saan ba talaga ang punta niyo? Salubong ni Rochelle sa kanya sa may hallway. Mamaya na kayo magkwentuhan, Rochelle. Baka malate kami. Pagsusungit na naman ni Madam Sandra. Sinenyasan na lang niya ang kaibigan na mamaya na lang siya magkukwento.
Tumango naman si Rochelle, sabay kindat sa kanya. Dahil sa mga kinikilos at mga sinasabi ng kanyang tiyahin, ay kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa isip niya. Nariyan pang naiisip niyang baka isa siyang heredera na natagpuan ang tunay na pamilya niya. Pati siya ay natatawa na lang sa sarili niya. Engot mo, Leia. Paano ka magiging heredera? Alang namang ampon ka ng mga magulang mo. Saad niya sa kanyang sarili. Sandali. Hindi kaya ibebenta ako ng tiyahin ko sa matandang mayaman? Tanong na naman niya sa isipan. Dudang-duda kasi talaga siya sa kinikilos ng tiyahin. Magtatanong pa sana siya sa boss niya na kasabay na naglalakad palabas ng building. Subalit agad siya nitong pinigilan nang akmang bubuka ang kanyang bibig. Leia Dimasalang, ayoko nang makarinig ng tanong. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa tingin mo ba talaga ilalagay kita sa kapahamakan? Hindi naman po sa ganun, tita. Napayuko na lamang siya dahil natumbok ng tiyahin niya ang nasa isip niya. Pwede na rin naman niya itong tawagin na tita dahil nasa labas na sila ng trabaho. Gusto ko maging maganda ka sa paningin ng aking kaibigan, sa panloob at panlabas na katangian. Iha, alam mo balang araw pasasalamatan mo rin ako sa ginawa ko. Seryosong saad ng babae. Pero tita, naninibago lang kasi ako. At hindi ko rin po lubos maunawa ng mga sinasabi nyo. Maari bang diretsuhin nyo na lamang po ako? Hindi siya sinagot nito, bagkos ay nagpakawala ito ng isang ubod na tamis na ngiti sabay kindat sa kanya. Dahil doon mas lalo tuloy siyang nahihiwagaan kung saan talaga ang kanilang tungo. Tita, kung meron kayong balak na ibenta ako o ibugaw ako sa matandang mayaman na madaling mamatay, huwag nyo na lang pong ituloy parang awa nyo na dahil may red tide ako ngayon. Nagawa pa niyang biruin ito at baka sakali rin na makalusot sa tiyahin niya at sabihin na sa kanya ang totoo. Pero dahil sa kanyang mga tinuran ay napahalakhak pa ang kanyang magandang tiyahin. Iha, sa tingin mo ba talaga magagawa ko ang mga yun? Ang dami ng pwede mong isipin yan pa talaga? Kasi naman po tita, naninibago ako sa mga kinikilos nyo. Nahihiyang paliwanag niya dito. Alam ko, kaya lang masyado naman yatang pangit ang nasa isip mo tungkol sa akin. Maaari naman na sa kidnapper kita ibigay, hindi ba? Nakuha pa nitong biruin siya. At ang naisip nito ay mas worse pa sa naisip niya. Tita, walang perang pamilya ko pang tubos sa akin. Alam kong alam niyo yun. Kaya bakit ko naman iisipin na kidnapper ransom to? E kayo lang naman po ang may pera sa angka natin. Ah, basta. Mag-isip ka ng ibang dahilan maliban dun. Pagtatapos nito sa usapan. Dahil sa sinabi ng tiyahin niya sa kanya, ay umandar na naman ang isip niya. Mga iligal na pwedeng gawin sa kanya ng tiyahin. Ganun karumi ang isip niya. Subalit lumipas lamang ang oras, ay wala pa rin siyang naiisip na kahit ano. Ano ka ba naman, Leia? Talagang nag-iisip ka pa talaga ng masama? Ang dumi rin talaga ng utak mo. Kunot noong saad ng tiyahin sa kanya. Hindi ko lang po maiwasan, tita. Para kasi ang bait niyo sa akin ngayon. Maya-maya pa ay ikinagulat niya ang sunod na ginawa nito sa kanya dahil marahang hinaplos nito ang maapo niyang mukha at nagwika. Iha, alam ko naman na masungit ako at madalas akong nagtataray sa trabaho. Pero tandaan mo, mahal kita at kadugo kita. Hindi ko man ipinapakita ang pagiging anghel ko sa'yo at sa mga taong nakapaligid sa'kin, pero hindi kita ipapahamak. Ito ang pakatatandaan mo para sa'yo ang ginagawa kong ito. Mahaba nitong saad. Nginitean naman niya ito.
Kaya ayusin mo ang sarili mo. Dahil sa araw na to, makikilala mo ang taong magiging parte ng buhay mo. Dagdag na wika pa nito sa kanya. Hindi na pinansin pa ni Leia ang mga sinabi nito upang hindi na madagdagan pa ang mga isipin niya. Dahil kung bibigyan niya ng ibang kahulugan ang mga yon, ay sasakit lamang ang kanyang ulo sa kaiisip. Kaysa sa tumugon ay tumingin na lamang siya sa kanan niya. Ilang minuto pang lumipas, narating na nga nila ang isang malaking gate na labis niyang ikinamangha. Makikita sa gate na yon pa lang kung gaano kagarbo ang mga taong nakatira roon. Ang mas ikinagulat pa niya ay nang mabasa niya ang nakalagay sa mataas na gate, ang mga letrang Fontabella's Mansion. Sa isip ni Leia, may kutob na siya kung sino ang mga nakatira sa mansyon na yun. Nang makababa sila mula sa sasakyan, ay tahimik niya lang na sinabayan ang kanyang tiyahin sa paglalakad. Maya-maya, bumukas ang malaking pintuan at makikita ang lawak ng loob nito, pati ang ganda ng buong nasasakupan ng lugar. Wow, ang ganda! Buhay na buhay ang buong paligid! Wika niya habang nanlalaki ang mga bilugang mga mata. Hindi ba? Ang ganda at ang sagana ng buong paligid? Walang kagatol-gatol na tumango ang dalaga sa mga sinabi ng Tita Sandra niya sa kanya. Alam mo, iha, isa ito sa mga pagmamay-ari ng pamilyang Fontabella. Ang yaman pala talaga ng mga Fontabella. Hindi lang mayaman, ubod ng yaman, Leia. Tita Sandra, eh baka naman may iba pang anak na lalaki ang mga Fontabella maliban dun kay Marco Fontabella na pwede kong maging boyfriend. Biro niya sa tiyahin, pero nginisian lang siya nito. Ehe, nagbibiro lang naman ako, tita. Alam niyo naman na hindi pa rin ako nakaka-move on sa hiwalayan namin ni Lorenzo. Eh, bakit ba kasi hindi ka pa mag-move on? Ano nga palang nangyari at naghiwalay kayo? Pag-uusisa tuloy ng tita niya sa kanya. Ilang araw niya na akong hindi kinakausap. Tapos nakita ko na lang isang araw may kahalikan na iba. Masakit kasi akala ko pa naman siya ang Mr. Right ko. Yun pala, Mr. Left. Malungkot na saad niya dito. Good. Tita, paano naging good? Iniwan ako at ipinagpalit sa iba. Tapos, good pa ba yun? At least, nalaman mo na nang maaga ang lahat ng yan, habang hindi pa kayo kasal. May point ka naman po, pero ang sakit lang ng ginawa nito sa akin. Saad niya sa kausap habang pinupunasan ng luhang hindi na napigilang tumulo mula sa kanyang mga mata. Isa lang ang ibig sabihin nun, iha. Hindi siya ang lalaking para sa'yo. At sigurado akong may dahilan kung bakit yun nangyari. Malay mo, sa mansyon na ito nakatira ang lalaking para sa'yo. Tita naman, lumuluha lang ako sa harap mo. Binigyan mo na agad ako ng pag-asa na makahanap ng Prince Charming. Hindi ko naman hinangad na makahanap ng mayaman na mapapangasawa. Sapat na sa akin ang nagmamahalan kami. Alam mo, sa ganda mo at sa bait mong yan, tanga lang ang lalaking hindi mahuhumaling sa'yo, iha. Salamat po, tita, sa laging pagsuporta sa akin, kahit na madalas masungit kayo. Siyempre naman, no? Ikaw talaga. Matamis na ngiti nito sa kanya. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nag-aabang.